Magandang buhay mga broisies. Kamusta po kayo? Kami naman po ay mabuti. Actually ngayon kagising lang namin and then nagsabi yung nagyaya kasawa ko na mag-vlog daw kami and mag-unbox ng mga pinamili namin yesterday. As of now, our latest dito sa Manitoba is nag-declare na sila dito ng Code Red. It means mas hinigpitan nilang restriction dito kasi nga sa pagtaas ng mga nagpa-positive dito. And maraming adjustment ang nangyari. Mga casino nag-close, gym nag-close. Karamihan sa mga restaurant ngayon ay through delivery na or take-out. Wala nang dining ngayon. So, as far as I know, is it will run 2 weeks or 2 weeks or 3 weeks, if I'm not mistaken. Hanggang sa kung may makitang positive response or magandang result, so siguro i-lift out nila yung Code Red na yun. So as of now, as much as possible, dito lang kami muna sa bahay para iwas na rin sa makatulong rin kami na maiwas yung pagkalat ng COVID. And speaking of COVID, may mga isa kami sa binili, isa sa mga binili po namin to avoid rin kasi alam nyo naman, ang COVID is airborne daw. So, if you still remember yung nangyari sa isa sa celebrity, si Michael V, na even nasa bahay lang sila or limit lang yung paglabas nila is nag-positive pa rin siya. And then, according to dun sa napanood ko sa YouTube niya, is through airborne daw, nahawa siya sa hangin or malaking possibility na sa katabing bahay or whatever na ano daw and nalanghap niya yung virus. So, naging positive siya. And then, we decided na kami mag-asawa, pinagplanuhan namin na bumili kami ng pwedeng ilagay sa bahay. Ako kasi personally, pag bumibili ako ng mga gamit, most special pag mga gadget, nagre-research muna ako bago bumili. Okay? Inaano ko yung mga positive response, negative response, and ano yung mas magandang brand na pwedeng bilhin para naman sulit yung ipabayad mo. So, we decided na bumili ng air purifier dito sa bahay to filter. Not only, kasi yung air purifier is to filter yung mga dust, yung mga hindi natin nakikita. And at the same time, nagbasa-basa ako kung malaking bang bagay to para to avoid rin yung ma-filter rin yung mga virus or something. And then according sa mga research sa mga YouTube channels na napanood ko is malaking tulong yun. Kung napapansin nyo, may mga bumibili ng mga necklace sa mga air purifier necklace. Napapanood nyo na rin yung nasuot-suot ng presidente natin, si Duterte, and the rest of the celebrity. Balak sana namin bumili ng ganun, but basa-basa ako, nanood rin ako ng mga YouTube channel, mga expert, medical expert, kung malaki bang tulong yun. Paano ba natin ma-explain? Hindi siya kalakihan ng tulong kasi wala siyang filter. So, naglalabas lang siya ng negative ions, something like that. So, medyo may kamahalan rin siya. Almost $50 to $60 dito. So, dagdag na lang ng konti. Bili na lang ka ng air purifier dito sa bahay. So, pakita namin ngayon. And at the same time, magsasagutin rin namin yung ilan sa mga nagtatanong, nagme-message sa amin sa YouTube, sa Facebook page namin. Itatry namin na sagutin lahat ng mga tanong ninyo. And special shoutout rin sa mga nagbungati sa amin and sa mga nag-subscribe rin. Maraming pong salamat since na yung mga latest video namin is talagang maraming nag-a-ask, nagko-comment, nagme-message sa amin, most especially sa Pilipinas at sa Middle East.
So, sasagutin namin yan. So, it's a combination of unboxing and Q&A po tayo dito. So, sa ngayon, papakita ko muna itong, ito yung binili ko muna. Which is, this is the Honeywell Air Purifier. Okay? Actually, na-unbox ko na ito kahapon, yung pagkabili ng pagkabili ko. And it's 99.99% na ma-filter niya yung mga any micro 0.09 micro something ng mga ano na talagang ma-filter niya kasi may carbon ano siya. Kung bubuksan natin to, it's paano bang pagbukas? Oh, yan. Ito yung charcoal which is mag-filter ng bacteria or something. Tapos mayroon pa siyang dalawang filter dito. Ayan. So ito yung sa isa sa mga binili namin. And of course, ang asawa ko mag-unbox ng mga pinamili namin naman kahapon. So syempre dapat maging health conscious tayo. So bumili rin kami ng ilan sa mga makakatulong sa amin. And at the same time, of course, ngayon nauuso yung mga oils. O yan. Yan yung mga oils namin. So yan is we recommend rin. Kung may extra budget kayo, bili rin kayo yan. Mas maganda yan. Okay, so simulan na natin ang aming unboxing. Hindi ako marunong mag-unbox. So may pa manual. May pa ganito. Kasama yan sa binayaran. This is how much, love? I don't know. 60. Ang resibo kasi nasa ano. Basta less than 100 Canadian dollar. 68. Eh si as husband ko kasi nagtatrabaho sa Walmart. So every time na may purchase kami na malalaki, tinataon namin sa discount day, which is my 20% discount. So this is, I think, around $68 or $70. Basta less, more or less, $70 to $100 Canadian dollars. So pag may discount pa, mura na talaga siya. Mahirap pala. So, gagamitin namin ito ngayon. Magluluto ako ng french fries. So, ito siya. Ah. So, ito yung... Ang tawag nito? Pindutan. Button. Actually, wala siyang button. Ha? Touchscreen siya? Touchscreen. Hindi. Para siyang ano, yung... Tawag nito? Hala? Hindi naman alam. Basta yung wala kang paramdaman na ano. So, ang sabi. Ayan. So, dito siya nilalagay. So, let's see kung maganda to. Just down niya. Eh, over here. So, ayan lang. Ganun lang siya kasimple. Hindi ko kung natatanggal ko ba ito. Malalaman namin mamaya. Sama namin is... Wait, game. So, yung second purchase naman namin is Nutribullet. So, sa Abu Dhabi, meron kami nito dahil yung nauso ang juicing. Bumili kami nito. And super mahal pa niya noon. Doon sa... Kasi nung first launching nito, ang mahal. Sila pa yung kanaunahang... Oo, pero binilhan ako ni Pidgel dahil love niya ako. Nagda-diet daw ako noon. Hindi naman pumayat. Hindi pala ganun. So, sa Walmart, ito pala yung 68. Ito pala yun siya. So, yung Magic Bullet, yung other, ano niya, karehong company lang, pero Magic Bullet, mas ano yun siya, mas mahina yung power horse. Power horse, something yun. So, sa loob, merong, ano, may mga, ano din, anong tawag nito, yung parang recipe book, ng pwede mong mga combination sa juice. So, dahil nga sabi ko kanina, we don't, hindi pala, especially yung husband ko, I purposely
bought this one for my husband kasi hindi siya masyadong kumakain gulay at hindi din siya maprutas. Binili ko ito para kasi pagka yun, yung mga fruits, especially yung mga kale, mga spinach na hindi niya kakainin talaga pag niluto mo ng regular. So sa juicing, hindi niya ma-feel yun, isang lagukan lang. So nasaktawan din niya. So yun ang purpose ko para makakain siya ng kasi mahirap na, tumatanda na tayo. So yung ganito namin sa Abu Dhabi, nasira na siya. I don't know, nasira ba yun? Oh, nasira. Yeah. So, same lang din. Same lang din yung anong meron kami sa Abu Dhabi. Kaya, nakalimutan pa namin bagitin. Meron rin kaming isa sa mga una-una namin na-invest dito simula yung pagkabili namin ng bahay. Kasi ito, ever since nasa Abu Dhabi kami, gustong-gusto na namin bilhin ito, but unfortunately, hindi naman kami forever doon. So, nung nagkaroon kami ng bahay, we decided to buy this thing. Oh, sorry sa ano, pero yan. Yan yung Kanjan water. Okay? Ano na sa pang-panglinis. Yan. So, the reason ng ano, ng actually, yung binili namin to, may meron pang tawag nila yun? Yung Demo. Pero kahit nga hindi i-demo sa amin yun, talagang convincing na sa amin, na-convince sa amin na Abu Dhabi pa lang, gusto na namin bilhin to. The reason kung bakit gusto namin itong Kanjan, kasi maraming benefits ang machine na to. And the same time, mas makakatipid ka rin kaysa pumunta ka sa mga store para mag-refill, which is mapapamahal ka. So dito at least unlimited, and at the same time meron pang yung mga may tinatawag na strong acid, or yun yung panlinis mo ng mga prutas, mga gulay, which is of course para sure ka na natanggal talaga yung mga chemicals, most especially sa mga fruits. And at the same time, of course, may mga pang ano rin siya, pag sanitize, and para kung gusto mong pang hilamos rin ang mukha mo, which is magandang benefits rin siya. This, ito yung Kanjan machine. Although maraming mga types ng mga Kanjan, so ito, pero ito na yung pinaka-affordable sa akin. Pero anyway, pare-pareho lang naman sila. May mga other added features lang yung mga mas mahal pa dito sa machine. Second na model. Model ng ano. Yung pinakamahal siya. Anyway, yun yung isa sa mga na-invest namin. And of course, yun naman talaga namin gagamitin. And of course, syempre, yun, isa pa pala ito, yan, isa yan sa mga binili namin. Of course, TV, na anak ko tulog, dyan natulog kagabi. Bonding tayo namin. Yun, yun naman is, unang araw pa lang ng pagkalipat namin dito, bumili agad ako ng TV. And then, of course, pangarap yung malaking TV. So, inano ko yung 65 inches na Hisense na Quantum Dot. Yung Quantum Dot, it's the bagong feature ng smart TV. So maraming Quantum Dot ng iba't ibang brand like Samsung and Sony, which is almost triple yung price compared dito sa brand nito. Which is, this brand naman is okay naman siya. Maganda yung mga review niya. Most special, lalo na yung mga lumang mga model nila. So ito yung pinakamahal na. Okay? So ngayon naman, sasagutin naman namin ang mga common na mga tinatanong ng mga naka-subscribe sa amin at mga nag-message sa amin sa FB. So ginawa namin ito kasi nagiging, karamihan kasi halos pare-pareho lang yung mga tanong. So ang gagawin natin, although nasagot na namin yung mga katanungan nila, pero i-ano rin namin,
i-vlog namin para in case na may mga makakapanood nito, is alam na nila kung ano yung mga gusto nilang itanong, is alam nila yung mga isasagot namin. Okay? Yun. Ngayon, sasagutin muna namin yung ilan sa mga... ako yung magtatanong, yung asawa ko yung sasagot ng... Bring it on! Okay. Question number one, may nagtanong kasi sa amin, kung hello po, ask ko lang about the proof of funds. Paano po, o ano po yung naging proof of funds ninyo? Okay, proof of funds. So, pagka... Yung proof of funds talaga, dapat liquid siya. Hindi siya pwede in the form of property. Kasi iba yung property eh. Parang proof of ano yun siya eh. Yung parang home country ties na... Pero pag immigrant ka, proof of funds, dapat liquid. Liquid funds. Or yung easy mo siyang ma-withdraw. Kasi ang proof of funds, gagamitin mo siya for... Sa pag ano mo dito, sa pagtira mo dito. Or ninyo as a family. So, sa website ng ano, IRCC, sa website ng Canada, nandun nakalagay yung updated kung magkano yung proof of funds. In our case, dahil we are a family of four, nasa mga ano dapat siya, 23 Canadian dollars. Pero ngayon, tumaas na, konti lang naman. Siguro mga 24 na for family of four. So, depende yan siya kung mag-asawa lang kayo or may isa kayong anak. So, ganun yun siya. So, dapat ganun. And aside from that, i-add ko lang, dapat sa proof of funds nyo, the moment na nag-draw kayo, make sure na available na yung pera nyo sa banko. Kasi, ipiprint out kasi yung, ano, yung 6 months bank statement. If nakita doon na parang may one-time deposit na lump sum, so, magdududa yung, ano, yung immigration officer na siguro hiniram lang to. Kasi, i-analyze nila yung pasok ng pera mo is magkano lang and then one time may ganitong deposit. So, baka isipin nila manghiram ka lang. Pero if you can back it up na this is from a property na binenta nyo or like yung bahay nyo sa Davao, taga Davao kasi ako, sa Pilipinas or kung as anything na ma-prove nyo na this fund is galing sa inyo, may mga resibo kayo na nabenta nyo ito, that is okay. So, yun, ang proof of funds is dapat liquid siya. And then, i-add ko lang din, may itanong din sa akin na paano namin dinala yung perang, ano, in our case, ang dala namin is secret. Basta, more than our proof of funds. So, ginawa ko, kasi nagtanong ako dun sa Abu Dhabi kami galing, eh. Nagtanong ako sa mga bank, ang mahal ng mga charges ng manager's check or traveler's check para, ano, pa... Mahal, ang daming mga charges. So what I did, ginawa ko na lang cash. Nilagay ko lang siya sa isang pouch. So dala-dala ko siya from Abu Dhabi going here sa Winnipeg. Yun. Risky pero mas ano. And at the same time, napag-usapan na rin naman yung proof of funds. So what we did nung nabanggit ko na rin to sa mga previous vlogs namin na the day na nag-start na kami mag-apply, doon na rin kami nag-start maglagay ng pera sa bangko. So, like what we nabanggit ko before na may dalawa kaming bank sa Abu Dhabi before kasi pumapasok yung sweldo ko sa bangko ko and then bangko niya. So, what we did is kasi siya yung primary ano applicant. So, doon namin pinapasok doon sa kanyang bangko. And then, hindi namin ginagalaw yun. And then, whatever yung sweldo ko sa Abu Dhabi, doon yun lang pinapaikot yung everyday na gastos namin. Kung may magalaw man doon sa pera ng asawa ko, doon sa bangko, it's kung pag may mga emergency lang na kailangan talaga namin. But, yun talagang ginawa namin para, kaya nung dumating yung time na biglaan na na-draw kami, hindi na kami nahirapang humagilap ng pera to able to submit yung documents na yung required documents na most especially yung proof of funds. Okay? Bank statement. Or bank statement, sorry. Mm-hmm. So, second question. Ito muna. Number two. Ito na muna. Ito na, banggit na namin to
all ito yung usually common na kuno question sa amin. Kamusta naman po ang job market sa Winnipeg and transportation? So ako naman yung sasagot. Job market dito, most especially kung ikaw ay nasa linya ka ng sales, customer service, sa mga restaurant, yung mga yung mga ano mo, yung mga background mo, hindi ka may hirapan dito. Kwento ko lang yung previous 2 weeks or 3 weeks ago, nag-gun kami sa isa sa outlet mall. Every store yata nakikita ko na kailangan nila ng staff or kailangan nila ng seasonal staff. Most especially pagpasok na ng mga October, November, December, mas kailangan nila yung maraming tao kasi nga yun yung maraming sale, andyan na yung mga Christmas season. So kailangan nila ng maraming staff. And then at the same time sa mga restaurant din. Unfortunately, of course, hindi naman natin ina-expect itong nangyayaring itong pandemic. The positive side pa rin ito, kahit na ganitong mayroon pa rin pandemic, may mga vacancy pa rin nangyayari. Like sa mga grocery store or like for example Walmart. So, kailangan pa rin nila ng tao kasi essential kasi itong company. So, hindi pwedeng ipasarado yun. So, kailangan nila more people kasi maraming big event na darating like Black Friday, Boxing Day, Christmas. So, need nila yung dami ng tao. Transportation wise, of course, may taxi dito. Hindi ka naman mahihirapan. Meron na rin, kaka-launch lang nila dito ng Uber. So, meron na rin Uber dito sa Winnipeg. And oh, of course, there's also mga buses. Okay, so if you are from Middle East or any abroad, pareho lang ang system, yung bus system. Pareho lang, the taxi and everything. Pareho lang yung ano. Pero pag galing kayo sa Pilipinas, hindi siya, maninibago kayo dahil... Oo, kasi by timing. Oo, tsaka sa Pilipinas kasi, any, pwede kang sumakay, papara ka lang, possible na i-stop yung jeep at pasasakayin ka. Dito kasi, there is a designated bus stop. Doon ka talaga sasakay. At ang kagandahan, may app sila, hindi ka mali-late. And then, prior to your trip, pwede mong planuhin yung trip mo, saan ka bababa, anong bus sasakyan mo. So, hindi ka maninibago. It's almost the same sa Middle East na transportation system. Okay. Kasi, galing kay Catherine, bro, follow-up question lang, marami po bang job opportunities ang aviation industry dyan sa Manitoba? Thank you. Okay. If you are, pag meron ka ng aviation experience, pag meron ka ng aviation experience, like ang tawag ito, aero technician, hindi ko alam. Basta, kung yun na ang work mo, possible kang matanggap dito. Ang ganito kasi, ang malaking mga aviation company dito is Boeing at Magellan. Magellan, ang Boeing kasi, there are more of commercial airplanes. Yan yung mga, yung nagsasakay ng mga passenger. Samantalang yung Magellan kasi, they're focused on cargo or something, battleship, hindi siya sa commercial. So more of yung mga pang military or something. So ganun ang minamanufacture nila. Kaya nung nagkaroon ng pandemic, since commercial nga ang yung sa Boeing, narinig ko maraming na layoff kasi syempre wala nang hindi na sila stop na yung dahil wala nang mga flight. So sila yung unang naapektuhan, maraming na layoff. Okay, question number 3. Mga tatlo or apat na nagtanong sa amin from Middle East. Saan kayo kumuha ng vaccination record ng anak ninyo dito sa Abu Dhabi? Na ipinasa ninyo sa school. Sagot. Kasi importante pag may anak, vaccination card. Kasi hindi tatanggapin yung anak mo sa school pag walang ganun. So, madali lang. If sa Pilipinas ka, kukuha ka lang sa center ba yun? Kung saan kayo nagpapavaccine, ang actually dito, hindi sila stricto. Unlike sa Pilipinas na dapat ipa
ipa-red ribbon, ipa authenticate dito, as long as nakikita nila na may stamp from any hospital or any health authority sa inyong bansa, pasok na yan sa kanila. Hindi na kailangan dapat may red ribbon, in-authenticate, no, it doesn't matter. Kung sa Abu Dhabi naman kayo or sa UAE, kung sa hospital, nagpa-vaccine yung anak mo, punta ka lang dun sa hospital, bigay mo yung form, kasi pagka meron na kayong COPR, kasama yun siya doon. So, fill up pa nila yan, dalhin mo lang yung record ng anak mo, anong tawag nun, yung immunization booklet ng anak mo, para may reference sila, madaling makita. Stampa na nila yan. Okay na yun siya. Okay, question number 4. Paano makakuha ng magandang deal po sa sasakyan? So, may nag-message dito, nag-comment dun sa isa sa vlog namin yung pa, nung kumuha kami ng sasakyan. Gaya ng ginawa namin sa vlog namin, ng previous vlog namin, na para makakuha ng deal. So, kung may mga, although kahit naman tayo, pag may gusto tayong sasakyan, meron na tayo talagang gustong-gustong sasakyan. But, if you want a good deal, kailangan mag-research rin kayo sa iba't ibang mga dealership, kasi marami silang ino-offer. Lalo itong mga darating mga December, so ito yung mga seasonal, marami silang mga offer. So, maghingi ka lang ng quotation. So, lagi kong binabanggit ito, kasi sa sales, once na pumasok ka sa kanilang store, they make sure na hindi ka na makakalabas, na hindi ka makakabili ng sasakyan. Ganun talaga yung kanilang proseso. But, of course, kailangan maging ano ka rin, aware ka rin. Dapat, bago ka pa pumunta sa any dealership, at least may konting idea ka na kung ano yung gusto mo, para hindi ka na rin mahirapan. Kasi sila, ang technique nila is to say yes. Of course. Yeah. So, gagawin nila lang mga gawa nila, offer nila whatever na possible na i-offer nila. Bigyan ko lang kayo ng tip, kasi ganito yan, bibigyan ka nila ng malaking amount sa table and then sasabihin, pag binaba ko to ng magkano ba ang gusto mong discount, ganun lang sila magtanong, magkano ba ang gusto mong discount, pag binabaan ko ba to, yes ka na ngayon, tapos kunyari, sige, pupunta ko si manager, papa-approve ko. But in fact, ganun talaga ang price na yun. Tinaasan na lang ng ganun maglaro sa sales. Oh. So, never say yes agad. Always, pa-walkout effect. Tapos, i-compare mo. At meron namang mga dealership na tanungin, anong meron ka dyan? So, ibig sabihin, tinatanong niya if meron ka ng mga quotation sa ibang dealership. Oh. So, ipakita mo yan, tatapatan nila yan kung kaya nilang tapatan. Oh. Kasi sa dealership, meron yan silang certain amount na hanggang doon lang talaga ang kaya nilang isagay. Minsan itataas pa nila yan sa general manager, ganun ang mga labanan. And always make sure you get a freebies, i-package mo siya. Pag dito ka sa Canada, make sure i-package mo siya sa winter tires, that is so needed. And never give never give money or never give down payment sa dealership. It won't help your yes. Your total interest. Akala mo lang nakatipid kayo or nakabawas sa total price, but yeah. Hindi. So use your money sa ibang better ibayad mo na lang siya sa mortgage mo sa bahay, but not on the car. Okay, magda-down payment. So kung diretso mo na siya ng monthly. So basta alam niyo yung budget niyo. Kung ganito lang talaga yung budget ninyo, at least alam ninyo. Mahirap pumunta sa dealership na hindi nyo pa alam kung magkano yung budget ninyo, magkano yung iba-budget ninyo para sa sasakyan. Dapat, halimbawa, pagpunta pa lang ninyo, alam nyo na okay, 0% ang kaya namin bi-weekly is $250. For example lang, or $300 bi-weekly. Dapat ganun talaga kayo para kung magbigay sila ng price o magkano ng ganitong bi-weekly natin, alam niya na kung hanggang saan lang kayo. Kasi kung pupunta kayo sa dealership at wala kayong, hindi nyo alam kung magkano ibabudget ninyo, it end up na baka makakuha kayo ng sasakyan na out of your budget na and mahirapan kayong magbayad. Okay? So question number 5,
Ito siguro mga twice rin may nag-message sa amin. Ano po ba yung work ninyo sa UAE, sa Abu Dhabi? So, ako, ang trabaho ko sa Abu Dhabi is customer service representative sa isa sa pinakamalaking telecom company sa Abu Dhabi. Actually, dalawa lang naman yung telecom company doon. Kasi ano sila, ang tawag nito, monopolize na. So, monopolize, so do in Etisalat. So, I'm working in Etisalat, MRS Telecommunication Company for 7 years. So, yun yung first and last kong trabaho sa Abu Dhabi bago ako pumunta dito sa Canada. Asawa ko? Ako, nung pumunta ako ng Abu Dhabi year 2009, sabi ko, accounting kasi yung background ko. So, sa BDO ako sa Pilipinas eh. So, nung pumunta ako sa Abu Dhabi, sabi ko, gusto ko customer facing. So, napunta ako sa Etisalat. So, ako yung nauna sa Etisalat. So, na nagkakilala kami, pinapasok ko na din siya or nag-apply na din siya. So, Etisalat yung naging work ko for 6 years. Tapos, nung nagka-baby na kami, kailangan na ng isa sa amin may kalma dahil iba ang customer service, ano, yung effect sa trabaho mo. So, bumalik na ako sa pagiging accountant. So, naging accountant ako for 4 years. In total, 10 years ako sa Abu Dhabi. So, 6 years sa sales, 4 years sa accounting. Which is, pinlano talaga yun ni Lord dahil yung accounting ko, yun yung naging pasaporte ko or namin to migrate here sa Winnipeg. Kasi yung mga accounting dyan, almost open. Lahat ng ano, andun yung ano, accounting. Ang tawag ito yung NOC. Sa kahit saang provincial nomination, andun ang NOC ng accounting. Okay. So, may pahabol na tanong. Ang tanong niya is, gano'ng katagal ang process para hanggang mapunta kayo ng Canada? So, kung i-review niyo po yung mga previous vlogs namin, yung timeline namin sa Canada, so, less than 2 years nakapunta na kami dito. So, ngayon, hindi natin malalaman kung gano'ng kabilis ngayon kasi mahirap i-compare. Ngayon kasi is pandemic, so hindi natin alam kung ang rinagrind namin, karamihan sa mga nadudong na sa stage na makukuha nila, may mga visa na is hindi pa rin sila makapunta dito because of yung mga restriction. And yung mga iba rin naman na tawag dito, yung nasa middle na sila ng process, medyo nahihinto, nadidelay ng konti because of the pandemic. So, may mga nagtanong kung ano daw yung magandang path o para mapabilis ka ng pagpunta dito. Nasa ako kayong sasagot. So, ganito yan. Always remember, hindi porket kami na-approve in two years, magiging applicable sa inyo. Depende yan sa inyo. Always remember, ang mga factors to consider para ma-approve kayo is yung education, experience, yung IELTS, and yung age. So, sa mga couple na nasa mga age 30 above na, kasi nagbabawas na kasi yung express entry, 30 above na, parang ano na masyado ang chance na, kasi kung wala kayong kamag-anak or wala kayong path na provincial nomination, matatagalan po talaga kayo if express entry lang yung pinaghuhugutan nyo. So, dapat talaga, lakihan nyo yung IELTS nyo. At kung may mga masters kayo, maganda din yun kasi dagdag din siya sa education. Now, yung iba, ang ginagawa nila is student visa pathway. Which is, ang kagandahan, recently, meron ng chance yung mga international student. Hindi na nila kailangan, ang mga international student kasi dati, dapat babalik siya sa home country niya. Which is, dapat ganun kasi ipuprove mo na mag-aaral ka lang talaga dito. Pero eventually, pag andito na sila, possible na silang mag-apply ng PR immediately and they are prioritized ng government kasi may pathway na ganun. So, no need na silang babalik sa Pilipinas or sa home country. Diretso na apply.
So, ayun. Lang, siguro, for now, yun lang muna po yung pwede namin masagot. And next time, idadagdag ulit po namin yung mga, i-compile ulit po namin yung mga common mga question po ninyo. And then, magagawa ulit kami ng Q&A vlog. So, shoutout nga pala. Of course, ito, mga nagre-request ng shoutout. Recalvin family from Abu Dhabi, of course. Namimiss na rin namin yung bansang yan. Fernando Narvas Milia Jr. from Matina Shrine, Davao City. Hi! Yan, taga Davao rin kasi siya. Albert Paloma Hasmin. Malula Luna. Luigi and Sibs from Saudi Arabia. And Glenda Flores from Riyadh, Saudi Arabia. Itong mga to is karamihan sila yung mga nagme-message sa amin, mga nagtatanong. And again po, for those na mga gusto pa po magtanong sa regarding sa pag-apply sa Canada or pa, na kung nasa middle na sila ng pagpaprocess, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa YouTube channel namin. Or mas mabilis po, gaya ng sinabi po namin before sa aming official Facebook page, Familia na Vasilia, just search sa FB page or i-click nyo lang po yung link sa YouTube channel po namin, ang aming Facebook page. Pwede kayo mag-message doon para mas mapabilis yung reply po namin. Yan, i-replyan namin lahat. As much as possible, i-re-reply namin lahat mga katanungan po ninyo. Pagpasensyahan nyo na po kung minsan nadidelay kami ng mga sagot kasi of course yung time difference po natin, umaga doon, madaling araw dito, or basta pag nakita po namin yung message po ninyo, binabalikan po namin at nire-replyan po namin. Muli po, maraming pong salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nanood, sa mga channel po namin, yeah, sa mga video. Din po. Share nyo lang po and tatry po namin yung mga best po namin na matulungan po kayo. And may mga vlog, upcoming vlog po kami, like yung magkano yung daily, monthly expenses namin, which is yun ang mga most requested. I-discuss po natin yan. And meron pa pong mga gagawin kaming vlog about yung ano yung mga dapat i-prepare kung may mga kasi karamihan sa mga nagtatanong sa amin is may mga visa na yung papunta na dito or naghihintay na lang ng mawala itong COVID something, so ano yung mga dapat i-prepare, what to expect dito, although may mga idea na kayo, ano yung mga i-less yung bilhin para bago pumunta dito. So, i-share rin namin yan. So, marami kami upcoming vlogs na bago matapos tong taon na to. May Pavel pa bang tanong? Okay. Stay safe po. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe, kung bago pa lang kayo sa channel ito, please do subscribe, like, and share our channel. And then, yun lang po. Stay safe po. Mag-ingat kayo palagi. Most especially po sa Pilipinas po na natamaan po ng bagyo. Wika pong pray po na sana itong 2020 is bago man lang matapos mawala na itong mga kung anong maraming nangyari ditong itong year nito. But don't forget to pray and magpasalamat pa rin tayo despite of all na nangyayari nito is we're still alive and wika pong praying rin sa mga nasalanta po ng bagyo kung anumang trahedya o sakit po all over the world po. Muli po, kami po ang Familia na Vasilia and maraming pong salamat po. Muli po, magkita po tayo sa our next vlog.